Magandang araw mga kasultada, nandito po tayo ngayon sa Mexico, Pampanga at partner, makakasama natin ang owner and breeder ng Bantamville Game Farm, isang napaka-unique na line ng ating ipapakita sa ating show me your cock. Siyempre kasama po natin Mr. Oscar Allen Gomez. Boss, magandang araw sa iyo at thank you very much sa iyong pagpapaunlak. Boss Oka, greet muna tayo sa ating mga kasultada. Magandang araw po mga kasultada. Ako nga po pala si Oscar Allen Gomez ng Bantamville Game Farm. Boss, bakit po Bantamville? Yes. Bantamville Game Farm po, nagsimula po tayo sa mga bantam. At hanggang ngayon po, makita natin, although hindi na sila bantam, mga miniatures na sila, eh maliliit na manok pa rin po ang ating pinapalahi. Bakit ito yung napili mo? Unang-una po, bata pa lang ako, ito na yung mga hilig ko talaga. At the same time, ngayon po, bilang business na rin, dahil nga po ina-export natin sila sa mga ibang bansa sa Asia, gaya ng Vietnam at Cambodia. Ano ba ang weapon na ginagamit sa Cambodia and Vietnam? Ang weapon of choice po nila sa Vietnam at Cambodia is gas. So kung maipapaliwanag po natin siya bilang ano lang, parang ice pick lang kumbaga. Meron siyang tulis pero wala siyang talim. So medyo matagal po ang laban, umabot ng siguro 10 to 30 minutes bago magka-resulta. Meron din namang mabilis pagka nakatama sa ulo, pero ang mga manok po talaga ay dapat handa sa matagal ang laban. So pagsali po namin sa international event, siguro po nasa 8 hanggang 10 beses na po kaming sumali. Medyo maganda naman po yung score at sa dalawang pagkakataon po nakamit po natin yung kampiyonato sa international. At isang beses po nakapag solo runner up din tayo under the entry name of Tatak Excellence po. Wow. Bit-bit po natin ang entry name na Tatak Excellence. Isa-isahin na po natin yung mga bloodline na miniature or bantam na meron po rito sa Bantamville Game Farm. Ito pong hawak ko ngayon ay isang Puerto Rican Spangle. Ang pinagmulan po ng bloodline na ito ay sa Puerto Rico. Sa nakaraang taon po, magandang score ang pinakita ng linyadang ito. Nalalaban po sila ng as pure at as cross sa GAF. Pinutol ko lang po yung buntot dahil palugon na, fina-force mouth ko na po sila dahil gusto kong gamitin sa next season ng breeding. Ang characteristic po nito, ang bloodline po na ito ay ginawa para sa postisa. Usually ang bloodline na to comes ang spangled na Puerto Ricans, lagi silang kung hindi man lasak, pagbukas mo sa pakpak may mga white feathers. At yung streamer nila, kung hindi man lasak yung buntot, yung streamer nila halos lamang yung puti kesa sa itim. Maganda ang station nila, medyo bony lang sila, hindi sila mamuscle, pero tamang-tama yun kasi yun yung hinahanap natin. Ayaw natin yung mabulto na manok dahil pagdating sa timbangan, bukod sa mababa na, maiksi pa yung reach pagdating sa paluan. Ito namang susunod na hawak ko ay Cuban Blues. Basically, mataas na porsyento ng dugo niya is Cuban, pero pinasukan natin siya ng kaunting Oriental. Ang mga blues kasi na in-import namin from Cuba is medyo maiksi ang paa at medyo, siyempre, pag maiksi yung paa, medyo agrabyado sa laban. So, binigyan namin siya ng Atkinson Asil para makomplement yung kakulangan niya sa height at saka sa body conformation. So, dinevelop namin itong, actually tawag na namin dito Bantamville Blues kasi sariling timpla na namin. Basically it's a 3 quarts Cuban Blue at 1 quart Atkinson Asil. Pa fighting style nito, headhunters din sila. Ang kagandahan dahil nga may Oriental blood, kaya nilang tumagal ng kahit 30 minutes na, hindi lang 30 minutes na lumalaban ha, ang kahit na pagod na pagod na. Ito naman pong hawak ko ngayon ay ang Red Cuban. Kung yung kanina po may 1 quart Asil, ito po straight bred po siya na Cuban. So inbred po siya out of our Cuban imports na pinaliit lang namin. Siguro nasa 2 o 3 taon bago namin sila napaliit ng ganito.
Pero napalit namin while maintaining yung lahat ng desirable characteristics nila. Nandun pa rin yung vigor nila, yung gameness nila, yung power, saka yung instinct nila na headhunter. Yun yung pinaka-importante. Itong mga Cuban na to, nailalaban namin as pure, nailalaban din namin as crosses. Usually, ang original na Cuban, dalawang klase lang ang comb nila. Rose comb, which is ito, at straight comb. Marami rin kami nanalo na nito as pure. Wala na rin akong hahanapin pa as pure, kaya minaintain namin siya sa farm. Again, ito po yung Red Cuban dito sa Bantamville Game Farm. Ito naman po ang masasabi kong bread and butter ng Bantamville Game Farm. Dito po kami nakilala. Ito rin po ang gamit namin sa mga na panalunan naming championships sa international. At ito po ay basically Spanish pumpkins. Meron po silang ano, meron din po silang halong oriental pero nasa 1/8 na lang. Dinevelop po namin sila para maging early maturing kasi by at that time halos ano eh nauubusan kami ng manok. So ang aksidente lang ang pagka-discover namin na pwede pala sila. Ang nangyari, may imbitasyon si boss, wala kaming magamit. Nagpadala ko tig 8 months old. Anim na magkakapatid, nilaban sa international, lima yung nanalo, ang isa tumabla. So mula noon, binalikan namin yung marking. Ito pala yung ano, ito pala yung mga Spanish na nailalaban namin dati ng as pure pero hindi ganoon kaganda ang score. Nung mapasukan sila ng Oriental, yun na, aksidente nakita namin sa timpla na nagko-complement pala sa Oriental. Kaya yun. Hanggang ngayon, pinatuloy namin na i-breed. At hanggang ngayon, ito yung pinaka may magandang score sa farm. Ang timbang nito, usually nasa 1 kilo lang hanggang 1.3 kilograms. Same na characteristics gaya ng hinahanap namin. Headhunters sila at saka aggressive, hindi masyadong umiilag at may baon na maraming palo. Muli, ito po yung Bantamville Pumpkins namin dito sa Bantamville Game Farm. Boss, dito sa mga pinakita mo mga bloodline, no? Ano ba yung opportunity sa merkado at sa ibang bansa? May mga regular derbies po tayo dito sa Pampanga, specifically dito sa Porac and Mabuhay Cockpit na nag-host ng mga regular derbies ng Bantam. At the same time, yung pinakamagandang opportunity dito is yung pag-breed papunta sa export. At ang average price po is nasa $300 per head. So, roughly estimated, 15,000 partner, no? 15,000. Tapos ang kain, minimal lang, kalahati partner. Kalahati po. Kalahati. Konting-konting yes. Lang, no? Siguro po ngayon, ang individual breeders na nakakapag-export, dito pa lang sa Pampanga, nasa 50 breeders na. 50 breeders na? Oh, medyo marami-rami na. Dumami na, partner, bago yes. Pandemic, nasa isa o dalawa lang yata kami na nagbe-breed ng miniatures. So pagdating po sa shipping, wag po kayong mag-atubiling lumapit. Kaya po nating ipadala ng maayos yung mga manok nyo. Wala po kayong babayaran dito. Lahat po ng payments ng shipment sa Vietnam po babayaran. At kung mamatay po yung manok, walang bayad ang shipment, kami pa po yung magbabayad ng $100 per head sa inyo. Ayan partner, siyempre nakita natin at narinig natin kay Sir Oscar yung opportunity at yung advantages na itong miniature breeding din sa international market. At siyempre dito rin, at nabanggit niya, dumadami na rin ang mga breeders na nagpuproduce ng mga ganitong klaseng mga manok. Kaya sa inyo pong lahat mga senyora, sana po ay nakapagbigay po muli kami ng isang munting kasiyahan para po sa ating segment na ito. Ito po muli ang tambalang Marlon Mabingnay. At syempre ako naman po si Melvin Alibasa para po sa ating Show Me Your Cock segment. Maraming maraming salamat po.